Hello po mga bossing. Nandito po ako mga bossing. Pero lagi ako nandito dahil ako lang po lagi dito ang nagbubukas mga bossing ko ng ilaw, nagsasarado ng ilaw dahil ang mister ko may napuloob po nun. Takot po yun mga bossing. Ngayon po, yan. Binila ko ulit siya ng sunflower. Yan. Hindi ko pa lang siya masyado na-arrange lahat. Kasi nagbabalot po kami ng pag-giveaway. Bumili po kami mga bossing sa Pure Gold. At kami po ay bibigyan ng sa mga pag-giveaway, sa ng grocery, sa mga angels, at ganoon din po sa mga teachers. Yan. Ngayon po, yan. Kahit tapos na yung 40 days, imi-maintain ko po yung liwanag dito. Hindi na inoopo yung ilaw. Yan, para laging happy yung aking anak. Yan, pati yung ilaw po dito. Yan, dahil nga po sa, buksan ko nga to, napakainit. Dahil nga po mga bossing ko sa, hindi ko talaga siya nasarado. Kaya parang nag-itim yung ganun oh. Kaya dapat ino-off yung vanity po niya mga bossing. Ngayon, hindi ko pa po ito, yan. Hindi ko pa po siya mga bossing ko, naayos lahat po yung gamit ni Jowelyn. Dahil nga po sa Christmas, marami tayong mga inaasikan. So, mga bossing, marami mga kailangan bigyan po ng mga pag-giveaway. Yan. Sa mga ilan sa mga bossing ko na nabigyan ko na patikim pa lang po yan. Kumbaga, pahilo ko lang po sa inyo para tagal kong hindi nagparamda mga bossing. Yun nga po. Ngayon po mga bossing, ang daming patotoo. Kanina nga po mga bossing ko, may naglinis po sa akin ako kung nagpalinis po ako sa isa sa kaibigan na nagpapalinis din po doon si Jowelyn. Ngayon po mga bossing ko ay nagkukwentuhan kami tungkol sa kanya. Ngayon, bigla na lamang po mga bossing ko na yung tubig ko, yung mineral, parang umangat po siya tapos nagtuluan doon sa may gilid kasi ininuman ko kalahati na po siya. Parang yung, alam niyo po yung tubig na tumutulo ulit na gano'n, mantala ang tagal ko siyang hindi ininuman, dapat wala na siyang tubig na gano'n. Biglang nagulantang ako, biglang napatingin akong gano'n na si Jowelyn talaga mga bossing ko ay talagang nandito dito lang po nagpaparamdam. Ngayon, para sa akin, masaya sa akin dahil anak ko po siya, hindi naman ako natatakot. Parang okay lang sa akin. At least, alam ko, nandyan lang yung anak ko. Yung spirit po niya, nandyan lamang. Kaya, hindi po ako natatakot. Masaya po ako dahil alam ko, nandyan lang po siya. Bagamat mahirap tanggapin, mahirap po talagang tanggapin mga bossing. Ngayon, yung boyfriend po niya, naghahanap ng pangalan. Ito po yung amethyst na binigay ko kay Jowelyn. Nilalagyan niya sa ilalim ng unan kasi nakakatulong po siya. Anti-stress po ito. Tunay po yan na anti-stress kasi ginamit po ito ni Jowelyn. Kaso nga lang, dahil siya po'y palipat-lipat dito doon sa kabilang bahay, madalas hindi niya na ito nagamit mga bossing dahil madalas siya naglalagay na sa taas mga bossing ko noong mga nakalipas na araw. Inalagaan ko nga po siya at ang akala ko nga lang po ay lagnat at sipon at dahil uso nga po yung lagnat at sipon mga bossing. Kaya hindi niya na ito nagagamit lagi. Pero mga nakalipas sa panahon mga bossing, ito po proven po yan yung amethyst po natin na ito yung nilalagay niya sa ilalim ng unan. Nung lumipat po siya dito, eto, kapag natutulog siya dito, inaano niya po ito, inalagay sa ilalim ng unan. Pero noong siya po'y naglagay na sa taas, naiwan niya na po yan dito mga bossing. Nung wala naman sa isipan ko, nung kailan ko lang siya nakita na nandito lang sa ilalim ng unan, nung nagpagpag po ako nitong sa higaan po niya mga bossing yan. Ngayon, ito po yung sulat ni Jowelyn, yan. Tapos yung pinaka-pangalan po niya. Yan, kawikaan ko noon kung ako po ay bata-bata pa, ipatatato ko din talaga to kasi nga may diabetes, nakakatakot na magpatato at may edad na rin mga bossing. Pero nakatato naman po sa aking puso't isipan ang aking anak mga bossing at hindi ko malilimutan. Andahin po mga nagtatanong sa akin, kamusta po yung result? Pasensya na po kahit napakabanas. Ang masasabi ko lamang po mga bossing ko, yung result ko po mga bossing, eto po ang pangyari sa akin. Pero hindi ko babanggitin ang pangalan
ng aking pinagpa-check upan kasi hindi po pwede po yun, mga bossing. Kaya sasabihin ko na lang, dito sa malapit po sa amin, mga bossing ko, nagpa-check up po ako, mga bossing. At ang titindi po ng result ko po dito, mga bossing. Ang result ko po, meron daw po akong binasa kasi ng kapatid ko, na binasa rin ng doktor po namin, mga bossing ko. Ang sabi, kung pagbabasihan yung sa result na iyon, meron daw po akong butas sa puso na binidyo ko rin na talagang ilang araw kong iniyak po yun, mga bossing. Tapos parang nagsasabi na ako sa anak kong bunso na in case na ako po yung ganyan. Parang nagsasabi na ako sa kanya para ready po siya dahil nga sa result na iyon, mga bossing, na umiyak naman yung anak kong bunso. Kasi may pangyari sa anak kong panganay, parang hindi kami ready at talagang sobrang nagwala po ako, mga bossing ko, nung mga ilang araw po yon nang nawala nga po yung anak ko. Hindi ko matanggap, maging sa ospital, nagwala po ako dyan. Talagang hindi ko matanggap, mga bossing ko, yung pagkakawala yung aking anak. Kaya parang nire-ready ko po sila, ganon. Tapos, ang ano nga po, bukod po sa may butas daw po yung puso ko, ako daw po ay may tama sa kidney dahil hindi daw po lahat nakakalabas yung wiwi. Parang may bumabara sa daanan ng wiwian. Tapos, pangatlo, meron daw po akong parang bukol sa ubaryo na kailangang ipatanggal, yung mga ganon. Ngayon po, ang ginawa ko dahil sa yung doktor po namin, may emergency, sa Monday pa po siya, parang Friday pa lang po yun na walang doktor, dapat magpapatingin po kami, kaya lang may emergency po siya, hindi kami makapagpa-check up sa kanya ng Friday. Friday, Saturday, Sunday, Monday pa po, apat na araw pa yung iintayin po namin. Ngayon, ang ginawa ko po mga bossing ko, dahil may tingin nga sa akin sa ovary, meron kaming kakilala at yun din na nagpaanak sa akin kay Justin, nagpunta po ako sa obstetrician. Yan, sa OB po namin. Yan. Ngayon po mga bossing, ay di ganun nga nangyari. Tinignan po nung doktor. Ngayon, ang sabi, normal at maganda rin yung, maganda daw po, wala daw siyang nakita na bukol. Kaya sabi po niya, nirekomenda niya sa akin na ulitin yung sa kidney. Inaulit sa kidney, pagkatapos mga bossing ko, alam niyo naman, ang mamahal mga bossing ko ng mga check-up po sa mga ganyan, inulit sa kidney, normal din, wala po siyang ano sa kidney, wala po akong ano sa kidney. Mangyari, nirekomenda rin niya na ulitin yung aking to the echo. Sabi ko po, meron na akong to the echo. Hindi ko po sinunod yung pag-ulit ng to the echo. Ngayon, nang dumating na nung Monday, mga bossing ko, yung aking mismong doktor, nalito siya kung sinong paniniwala niya sa dalawa. Kasi yun nga sa isa kong unang pinatingnan na ang daming maling findings, tapos dito naman sa mismong ospital kong pinatingnan na normal naman daw po lahat yung sa akin. Kaya ang ginawa po niya ay pinaulit niya yung sa kidney lamang. Yung sa kidney ang pinaulit niya, tapos inulit po muli ang to the echo. Kaya ang daming test, mga bossing ko, na ginawa po sa amin, mga bossing. Kaya yun po, ngayon waiting na naman ako ng 5 days, mga bossing. At tapos yung doktor ko, mga bossing ko, ay sa January 5 pa babalik, mga bossing. Kaya medyo matagal po pa akong mag-iintay, mga bossing ko, sa pagbabasa ng aking to the echo. Pero at least na naulit na po siya, kumbaga ito na yung pawang katotohanan kung ano po yung babasahin yung resulta ko, ano yung tunay na resulta, mga bossing ko, doon nga po sa test ko, mga bossing. Yan. Ngayon, para sa akin, hindi nakatulong kung maliman po yun dahil ilang araw po ako na umiiyak, mga bossing. Lagi ako umiiyak, sabi ko, bakit ganon? Parang kawawala lang isa kong anak. Tapos ngayon, ako naman, aliit pa ng anak kong bunso. Yung mga ganun, mga bossing, ang dami kong, parang lalo na yung mister ko. Kasi sa aming dalawa, mister ko, mahina po ang loob po noon. Iyakin din po siya. Lalo na nalaman niya yung, ganun yung nangyari nga po, yung resulta ng sa akin. Ayan, parang kami nag-iyakan noon. Kaya, kumbaga, ngayon, waiting pa rin po kami. Pero, yun nga po, pinagdadasal na, kumbaga, nagkamali yung pangit na tingin at maganda po yung totoong resulta, mga bossing. Ang nakakaano po nito, pwede akong operahan ng mali naman pala, kaya dapat daw magsi-second opinion ka. Huwag ka kaagad magpapa-opera, huwag ka agad maano doon sa mali, mag-try ka pa sa iba dahil yun nga po, maoperahan nga ng
wala namang pong sakit, mga bossing. Kaya kayo po, mag-iingat din po kayo. Kumbaga, shinare ko rin po ito sa inyo para maging lesson din po sa inyo, lalo na kapag pangit yung mga tingin, na lalo na kung ito'y ooperahan, yung mga ganon. Kaya yung po, mga bossing, mag-iingat po kayo. Kapag po may mga ganon sitwasyon, magsa-second opinion po kayo, mga bossing. Ayan po, mga bossing, meron akong kaibigan na nakita ko sa palengke. Sabi niya sa akin, nayupa ka, bitin na bitin. Lagi ko sinusubaybay ang pinanunood na. Yun, pinanunood ko, hindi ko alam kung ano ba yung sakit mo, ganon, kamusta ba. Yun po yung nangyari po sa amin, mga bossing. Kaya waiting na naman ako, kaya sabi ko sa mister ko, total naman, wala naman akong ganong nararamdaman. Kaya parang, sabi ko sa isipan ko, pagka dating na lang ng January 5, kasi tinuro kami ng doktor namin, in case na hindi kami makapag-intay sa pagdating po niya, ay pwede kami magpa-check up sa mga kilala niyang doktor na magaling. Yun po. Kaya sabi namin, intay na lang po namin siya. Kaya yun po, waiting po kung ano-ano. Sabi ko, kawika ko, intay na lang namin kaysa sa iba pa kami pumunta ng doktor. Kasi wait, may iniintay rin naman kami ng mga result, mga bossing. Ayan po, mga bossing. Tapos, dito nga po, kagaya po nasabi ko nga po sa inyo, nung isang araw, meron siyang mga abo-abo, mga bossing ko, na napaisip ako. Sabi ko, bakit may abo si Jovelyn? Anong nangyari? Nagparamdam siya, pero bakit abo? Naisip ko nga po, kiniremate po siya. Kaya parang kinalibutan, kinabahan bigla. Dahil, yun nga po, ay alam kong nandito pa si Jovelyn. Tapos, siguro pumapasyal-pasyal, bumababa po muli siya, yan. Kasi alam niya na namimiss ko siya, hindi pa ako makamove on. Yan. Lagi ko po naalala si Jovelyn dito. Nakahiga po siya dyan. Dyan po siya magbibidyo. Mubuksan niya po yan. Tapos, ayun. Lagi po siya nagyayakag. Kumain kami sa myop. Yung mga ganon, sabaw. Yung mga sabaw na may init. Yan, magpapaluto siya sa akin ng pata. Yung mga paborito po niya. Luluto naman po ako. Tapos, yun, mapalambing effect po siya kasi malambing talaga yung anak ko, napakabait na bata. Kaya alam ko, may nakapagsabi sa akin yung mga ex po niya. Kasi syempre maganda, talagang di mababakante po yan. Talagang kahit maging pasaway po yan, kahit ayaw namin, talagang di mapigilan. Syempre maraming umaaligid. Ay, hanggang sa ngayon daw po ay mahal pa rin si Jovelyn, parang di alam kung paano makakalimot. At ganun din ako, nauunawaan ko dahil mabait talaga, malambing, kada ano, halimbawa, mami, kumain ka na. Siyempre, ganun din siya sa mga ano, nangangamusta, good morning, kamusta ang araw mo, kumain ka na ba, anong kinain mo, yung mga ganun. Ganun siya, ganun po siyang kabait, na sobrang akong namimiss, mga bossing ko, yung aking anak. Ayan, siya, mga bossing, dyan po muna kayo. At kami po ay magbabalot ng mga pag-giveaway sa Christmas party, yung mga groceries, mga bossing. At ako po ay mamamahagi muli ng mga ilan sa mga pag-giveaway. Pagpasensya niyo na, mga bossing, kung ating nakayanan. At babawi po muli tayo, unti-unti po yan. Parang i-maintain ko na ito na lagi na may mga pag-giveaway. Magpapadala na lang po ako sa mga bossing. Magsishake-shake po tayo, mga bossing ko, ng mga pag-giveaway. Huwag pong magagalit ang hindi nabubunot. Mabubunot at mabubunot ka rin po kayo. Mag-share-share lang po tayo ng mga videos, mga bossing. Tapos mag-iwan po kayo ng komento. Siya, mga bossing, bye-bye! Yan na. Walang ano, piyesta yung mga Del Monte. Yan na, yung ano. Oh, pareho naman po yun. Tapos, bibili na lang ng eco bag. Sa inyo, eco bag. Ilan ba yan? 2. 8 na. 4. 6. 8. Oh, sakto-sakto sa akin na yan. Kala mo sa iyo, ha? Ah.
Yan ang iinumin natin. Di ba? Kala mo ha. Masarap. Masarap talaga yan. Favorite namin ni Jowilyn yan. Masarap. Parang juice lang. So, bukas na po ito iba. Oo, sa eco bag. Bukas natin. Ituloy. Yan. Ito pa mga bossing ko, ang in-order ko mga bossing sa Shopee. Ngayon, ito po ay 99% peanut at sugar-free mga bossing. Yan. Ito yung keto, yan, keto kong tawagin, na siyang ginagamit na peanut butter ng mga may diabetes mga bossing. Lalo na yung mga naglo-low carb mga bossing. Ito ang ginagamit ko po, itong high fiber mga bossing ko na wheat bread mga bossing. Yan, kain po tayo! Hello Justin! Ngayon po mga bossing ko, dahil idol niya si Gran Turismo, ito po mga bossing ko, meron din siyang nilalaro. Ay, hindi pala Gran Turismo. Ayan. Yan po ang kanyang pampakalma. Umusin mo yan tubig anak. Yan, may channel din po siya, Justin Pagyo 7. Or Justin Pagyo, hindi ko pa nalagyan ng 7. Inedit ko anak. Pialtan ko. Piling ko doon ka papalo sa Justin Pagyo. Yan. Ubos yan, ubos. Binabantayan ko po. Ang sabi ng doktor, 3 litro sa isang araw. Kaya kailangan bantay. Eto pa mga bossing ko, ang 8 na special na basket mga bossing. Oh ha, galing na yung magsalansan. Punong-puno yan mga bossing, siksikliglig at umaapaw. Yun, lalo na yun oh. Apaw na apaw. Oh, tinaharap pa lang apaw na. Ay, laki. Meron po dyang special na champagne. May pang panset. Meron pong pang hot cake, tapos meron pang spaghetti, may pang kape na favorite, ayan, tapos may mayo, may cheese, fruit cocktail, yan po siya.